We are now leaving Tacloban City. Yes, guys. Paalis na kami dito sa Tacloban at pabalik na kami ng Samar. So ito na, approaching San Juanico Bridge again. Woo, ganda. Ang destination namin is Blue Lagoon. Pero ang dadaanan namin is hindi na papunta sa Catarman. Kasi nung unang biyahe kasi namin, di ba pa Catarman siya. Ngayon, eastern side naman ng Samar, papuntang Blue Lagoon. Sana magtuloy-tuloy yung magandang weather. Kasi mapapansin nyo, parang mano, may mga ulan kaming madadaanan. Sana hindi namin ma-experience yan. Kasi sa totoo lang, wala kami dalang kapote. Every time na nag-uulan, wala, nagsilong-silong lang kami. Ganun pa man, guys, etong dadaanan namin, yung Santa Rita, San Sebastian, na sobrang daming lubak. Ang sipag-sipag kong iwasan, pero katagalan, sinukuhan ko rin. Mula dito, 5 hours and 30 minutes, papunta dun sa Blue Lagoon. Mag-update na lang ako sa inyo kung naman mga experience namin sa biyahe namin, no? And hintayin ko na lang din sila kayo kasi nawala yung connection namin. So update ka na lang kayo, guys, okay? 3,000 whoop-whoos later. Ito na, nakalabas na kami ng Santa Rita, San Sebastian or what. Going to Eastern Samar na kami. Dito na kami sa barangay na medyo bastos ang pangalan niya when it comes to kung consider natin siya as Bicol word, no? Dito tayo sa Barangay Buray. 62 kilometers hanggang dun sa Tough End. Etong kalsada na to, di namin sigurado kung malubak siya. Sana ganito lagi kalsada na sementado. Kapya may ano dito, mag-one way dito. So mukhang puro sementado dito, guys. Let's go! Guys, quick update. Dito na kami sa Eastern Samar. From here, 27 kilometers. Nandun na kami sa Tough. Now, nagbiblink na si JG, no? Nakaka 20 kilometers ever since na nagblink. Ano nangyari dyan? Paunahin mo na ulit si Jim. Kasi echo mode tayo, eh. Pero kaya ni JG yan. 26 kilometers. So, yun. Kala namin kung ano na nangyari. Ba't natagalan or nag-ano. Bakit kami pinestop? Buti na lang, hindi umuulan. Umuulan to, nako. Napakaputik na ito. Saan? Uy, ano nangyari dyan? Nadurog yung ano mo to, sasakyan. Nahulugan ng bato? Sana buhay yung mga tao na nakasakay dun. Durog eh. Ayun, tinan mo isang ano to. Kakatapyas lang. Kakatapyas lang ng bato. Grabe. So yeah, guys, echo mode ako ngayon. Sana umabot tong gas natin hanggang ano, hanggang bayan ng Taft. Loop de Bridge. Ah, oo, pababa kasi. Ayos ah. Yung tulay na yun, dun tayo dumahan kanina. Ayun ah. Ayos ah. Update na lang, guys, kapag saan man ako abutin ng aking gas. Basta ang tansya ko, kaya pa umabot na ito ng 40 kilometers once na nag-blink. Nakaka 20 plus kilometers na rin ako kung tutusin simula ano nag-blink siya. So update na lang, okay? 82 kilometers later. Natanggap po kayong GCash? Oo daw. Full tank po. Shoutout. Tapos tigisa na lang kayo. Municipality of Taft sa Makati naman, meron yan. Paano na kami? Palawang? Anong lugar para to, boss? Yung dinanan namin na to. Yung parang may mga landslide, San Rafael. Grabe, may nakita kami, parang nalaglagan ng bato. Nasasakyan? Oo. Ay, okay lang, boss, pakisakto 300. So, compute natin ating gas. 4.41 liters. 16324. 223 kilometers. Yung tinakbo ko. From full tank divided by 4.41, 50 kilometer per liter. So ayun, guys, dito na kami sa Taft. Pumapalo na 50 kilometer per liter ng ating fuel consumption kasi takbo natin 80 kilometer, no? And given na naka-remap na rin ang ating ECU, grabe, tipid. So yun, mula dito mga 3 oras pa papuntang Lawang or sa Blue Lagoon. So papahinga lang din kami sandali. Full tank na tayo. Going to Lawang na. Dito sa Eastern Samar. Mula dito, 2 hours and 41 minutes. 127 kilometers ang distance. Papunta dun sa Blue Lagoon. Hindi lang namin sigurado kung
goods din ng kalsada dito kasi dun sa kaninang dinaanan namin, ganda, ang ganda ng kalsada. Halos walang lubak, tapos puro kurbadahan. So ayun, after namin na Blue Lagoon, may tutulugan kami dito sa May Lawang. Then after that, saka kami babalik ng Ginobatan. Siguro bukas, balik na kami ng Ginobatan, ng Albay, ng Bicol. So dun na siguro magtatapos ang aming summer late tour ngayong 2023. So yun guys, since mababa pang biyahe na to, siguro pag may nakita kami mga overlooking views or mga pwedeng pagpakitaan o pakita sa inyo na magagandang lugar, sama ko na lang sa vlog, no? So update na lang, okay? 5 minutes later. Ito mga pagkurbata na maayos eh. Marap muna tayo may bahay. Dito. Yung likod, may church ba yung ano natin? Pang inflator? So yun guys, hindi ko alam kung nasaan kami, no? Pero, ayun, nakaidip-idip na ako habang bumiyahin, nag-autopilot na ako. And then, ngayon naman, na-flatan ako, nawala ng hangin tong rear tire. Kanina kasi, nagpahangin ako. Kasi nga, medyo nawawalan siya na ng hangin. Tapos ngayon naman, ito, complete din na siya nawalan. Ilang PSI yan nilagay mo? 3 PSI lang? 30 PSI ito eh. So matagal-tagal pa. Yari. Lobat? Naku po. So, sa ngayon, maghanap na lang muna kami na pwedeng mapagpahanginan. Napagpahangin na tayo, may nakita tayong vulcanizing shop. Buti na lang, may maliit na bayan dito sa may, ewan ko nung lugar to. Policarpo. Pero kung totoo, nakatulong din naman yung tarimplator ni Casey kahit na nabihitin. Kasi kung wala nun, at least mahirapan tayong pumunta dyan sa bayan na yan. Gawa ng puro kurbadaan kasi. Eh, na-corner na ulit tayo na maayos. Uy, ganda, wide beach oh. But anyway, ngayon pa man, ito naman, biyahe ulit kami. Actually, nakakalati na kami, no? 1 hour and 22 minutes na lang, nandun na kami sa destination namin. Problema, merong masamang klima yata kami madadaanan or sasalubungin yata namin tong makapal na ulap na to. Ganun ulit, update na lang ulit mga susunod na mangyayari sa biyahe namin ito. Ito na yun eh. Pinusilan Blue Lagoon, ito na yun eh. Dahil doon na lang tayo sa ano, Pinusli ba yun? Yung Bulalak, ano? Yung rock formation. So ayun guys, hindi na kami tutuloy sa Blue Lagoon kasi kita niya naman low tide. Gawa na nag-uulan kasi. Ngayon babalik kami dito sa may Balocawi Point. Balik kami sa Balocawi Point para na mag-picture. And then after nun, punta na kami ng Lawang. Rekta na kami ng Lawang. Then from Lawang, siguro doon na lang kami mag-i-stay. Matutulog, magpapahinga, kakain or what. Ayun yung rock formation, Balocawi rock formation. Dito ka na lang. Okay, ito yung ano natin, frame natin. Aray, nag-uulan kasi, lakas ang alon, no? Kaya low tide eh. 1, 2, 3. Sapa. 1, 2, 3. So again, update ko na lang kayo guys kapag pumunta na kami ng Onay Beach. Parang sasakay din kasi kami ng bangka. Magkano ang transport? 70 pesos. Isang isla. At yan yun, no? Yan yung isla ng Lawang eh, no? Ngayon na yun yun. May motor na sinasakay. Sila naman na yata maglalagay niyan. Tama ba? Possible? Ewan. Ilang motor po ang pwede isakay? Dalawa-dalawa? Palawang po kasi kami. Magkano po ang ano, transpo? 70? 70 isa. Okay, sige. Maghintay na lang po ba kami dito? Ah, ano na lang. Ay, sige po. Sila na daw bahala, okay. Saan po ang bayad? Diyan po, sa Harag Mamanoy. Ah, dito na. Okay, okay. Ano yung tumatagas, Cakes? Ah, sasakyan na lang. Okay, okay. Magbabayad na po ba ngayon? Pag nando na. Okay, okay. Dara, Cakes. Okay, sige po. Sasakyan na lang po namin. Okay. Teka lang, dito tayo. Maghihintay na lang tayo ng ano, kasabay. Woo! Ito na guys. Oops. Nagayon. Doon lang naman tayo sa kabila. Lakas ng alon kanina. Thank you. Muntik na ako mahulog kanina. Pati na lang, abot ko tong motor. Guys, yung experience na to guys, oh. Tawag dito, lancha. 70 pesos din kung tatawid kang isla ng Lawang. Saglit lang, wala pang 5 minuto kung tutusin. Pero may alternate route eh. Kasi isang oras ang abutin. Stable naman eh. Ayan, stable naman. Ge. Bakit? Sige lang. Ge, throttle mo lang. Thank you po! Ayos, no? Dito na kami sa isla ng Lawang guys. So ayun, punta naman kami ng Onay Beach mula dito. Hindi namin alam kung ilang oras or ilang minuto. And then ito, may mapa ko. Kaso maano eh, maano yung internet ko eh. Good experience yun ah. Noona natatakot ako eh. Pero yun nga, tiwala na lang tayo sa mga ano, matawag sa kanila, bankero.
Aray. Paano na-transfer yung ano dito, truck? Yo, eto na, Lawang Island, let's go! So guys, eto malapit na kami sa Onay and napansin namin dito sa Lawang Beach or Lawang Island. Kami lang dalawa ni Casey naka-helmet. Kahit pulis din naka-helmet. Yung mga tao, curious namin bakit kami naka-helmet. But anyway, eto 2 minutes, nasa may Onay Beach na kami. By sheer coincidence. So, tara guys, andito na kami sa Onay Beach. Shoutout nga pala, Adria, ate ko, para sa aking DS Couple version 2 na t-shirt. And yun, yung Onay Beach guys. Sheesh, kalmado ng tubig. Tapos, almost white sand na rin kung tutusin. Tatayo lang kami ng tent dito pero nag-rent na rin kami ng cottage since yun nga, kailangan din kasi namin ng kuryente para makapag-charge. At the same time, mapaglalagay namin ng gamit. Meron sana ng libre, kaso nga lang, magtatayo ka lang ng tent. Pero okay na rin to, 700 pesos. Hindi na rin masama, overnight na rin. Yun nga, para yun nga, mapaglalagay kami ng gamit, makapag-charge kami. And so on and so forth. So yun, magkano lang kami dito? Magbe-beach, relax, sa bukas, siguro mga tanghali, eh, biyahe na rin kami pabalik ng Ginobatan, Albino. So, I guess, hindi ko na papakita sa inyo paano kami mag-beach, guys. Pero dito ko na siguro tatapusin ang vlog. Maraming salamat sa pag-note, sa pag-like, sa pag-share, maraming salamat sa pag-comment. Papalit lang ang damit, and then maliligo na rin maya-maya. Y'all know drill. Ride safe. Peace out.